ఇంట్రో. Thank you.
Masaya po ang bawat isa na tumayo at tayo po'y magpupuri sa samba sa Panginoon. Amen? Kaya pwede po natin ibigay natin ang totong sayaw natin palakpak para sa Panginoon. Isama natin ang mga tatay, nanay natin sa bahay at ganun din yung mga ating mga kapatid at lahat po na nasa bahay. Yan po. Welcome po dito sa Amazing Breakthrough Church International. Minsan ba palakpakan natin ang Diyos na buhay? At sumigaw na ang asa, Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord Jesus! Sige, bigay mo ang totong sayaw at pagpupuri mo sa Panginoon. Ang mawit na pagpupuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka. Dakila ka talaga. Ang umamit na papuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo sagat sa galan ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo sagat sa galan ng tunay na nadarama ko. Rejoice! Sa banal na tahanan mo, hanap-hanap ng puso ko, kaligayahan di mahabig. Sa'yo ko lang nadarama, ako'y malaya na. Sa banal hanap-hanap ng puso ko, kaligayahan di mabing. Sa'yo ko lang nadama, ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo sa kansagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo sagat sa karan ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Ngayon sasayaw tayo sa Panginoon, ha? Sabayan niyo po ako. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo sagat sa karan ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo sagat sa karan ng kasiyahan. Tunay na nadarama, sagat-sagara. Tunay na nadarama, sagat-sagara. Minsan pa! Sagat-sagara. Tunay na nadarama, sagat-sagara. Tunay na nadarama ko. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, tunay nga, Lord, sagad-sagara, Lord God, ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba sa iyo. Dahil walang hanggan ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Kailanman di mo kami iniwan, di mo kami pinabayaan, Panginoon.
Hallelujah. Bless you, Father Lord God. Come on, pasalamatan mo ang Panginoon. Ibuka mo ang iyong labi sa kabutihan niya, sa katapatan niya, sa buhay niyo, sa pamilya. Come on, pasalamatan mo ang Panginoon. Sabi mo sa kanya, salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa paglubog ng araw, hanggang sa pagsikat, Jesus ika'y laging tapat. Di ko na mabibilang ang iyong kabutihan, Jesus ika'y laging nandiyan. Sa paglubog ng araw, hanggang sa pagsikat, Jesus ika'y laging tapat. Di ko na mabibilang ang iyong kabutihan, Jesus ika'y laging nandiyan. Sabi mo sa Panginoon, walang hanggan, walang
praise God. Good morning po sa bawat isa. Sa oras na ito, mananalangin po tayo. Bawat isa po, kung kayo po ay nakaupo, tumayo po tayo. Magbibigay galang po natin sa ating Panginoon. At git sa lahat po, hallelujah, pikit po natin ating mga mata para to avoid disturbance. At ang ating po mga kamay, itaas po natin patungo po sa Panginoon. Hallelujah. Mananalangin po tayo. Glory to God. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa kaligtasan na aming pong natamo. Hanggang sa oras na ito, Panginoon, sa araw na ito, Lord God, kami ay magkakasama, Panginoon, O God. Buhay, Panginoon, O Lord. At naniniwala po kami, Panginoon, na magpapatuloy, Panginoon, O Lord God, ay pinagkaloob mong buhay na ito sa amin dahil ikaw ay kasama namin. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, O God. Kaya sa oras na ito, hallelujah, dalangin po namin, O Lord God, ang araw na ito, ang oras na ito, sa paghahayag ng iyong salita, continue to pour out your spirit, your blessing, O God, upon us, Panginoon. Give us wisdom, knowledge, and understanding, O God, unto your word, O Lord. Ang bawat isa, Panginoon, hindi man kami magkakasama sa isang lugar, but still, O Lord God, your presence, O God, is within us, Panginoon, O God. Touch the heart of your people, O God. Sa oras na ito, Panginoon, hindi maikli ang kamay mo para abutin ang bawat isa, O God. Lord, ang bawat isa ay nasa, hallelujah, makikinig na iyong salita. Iba't ibang lugar, Panginoon, Luzon, Visayas, and Mindanao, O God. Even abroad, Panginoon, naririto kami, Panginoon, O God. In the spirit, there is unity, Panginoon, O God, sa pakikinig na iyong salita. At patuloy, Panginoon, O God, hallelujah, mahayag ang salita mo with power, O Lord God. Magmanifest, Panginoon, sa buhay namin, O Lord, para lalo, Panginoon, O God, maranasan namin, Panginoon, O God, at maramdaman namin, Panginoon, O Lord God, na ikaw ay buhay sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, O God. At naniniwala po kami, Panginoon, na sa araw na ito, Panginoon, something good is going to happen, Panginoon, O God, in our lives. Salamat po, Panginoon. Pour out your spirit, O God. Anointing will flow, Panginoon. More revelations to come, Panginoon. Salamat po sa iyo lahat ng papuri. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amazing Sunday, everyone! Welcome to Amazing Breakthrough Church International! Sa lahat ng mga nakakonek ngayon via live stream, I am sure that we're all excited to hear the Word of God. But before that, dadako muna po tayo sa greeting. Sige, greet po natin ang bawat isang kumokonek all over the world. And because today is Sunday, it is good to praise the Lord. Sige po, purihan natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon dyan sa ating mga tahanan. Praise God! At ngayon po, dadako po tayo sa ating pag-greet po. Praise God! Ngayon naman po, dahil nagla-livestream po tayo ngayon, ipakita po natin ang ating pagmamahal sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-heart ng livestream na ito. Dahil tayo ay mahal na mahal ng Panginoon, kailanman hindi tayo pinabayaan, hindi nagkulang ang Panginoon sa buong linggo ng ating buhay. At ngayon, sabay-sabay natin, napipindutin ang heart button. Okay, ready niyo po ang inyong mga kamay? In 3, 2, 1, heart! Sige po, patuloy po natin i-heart ang live stream na ito. Heart lang po ng heart. Palibarin po natin ang heart button sa ating live stream. At para po ma-recognize namin kung nasa ang lugar po tayo ngayon, i-comment niyo po kung nasaan po kayo ngayon. For example, nasa Pasig po kayo, i-comment niyo po, watching from Pasig. Or kung nasa Visayas naman po kayo, for example, nasa Bohol, ilagay niyo po, watching from Bohol. Or kung nasa Mindanao naman po kayo, for example, nasa Zamboanga, ilagay niyo po watching from Zamboanga. Or kung nasa ibang bansa naman po kayo, for example, nasa Saudi Arabia po kayo, ilagay niyo po watching from Saudi Arabia. Sige, I encourage everyone na patuloy na mag-comment po tayo kung nasa ang lugar po tayo by typing watching from kung nasa ang lugar po kayo ngayon. Para next Sunday po, mababati po natin, marerecognize po natin kung nasa ang lugar po kayo nakakonek. At dahil kalapit lang po ng
comment box ang like button. Sabay-sabay po nating pipindutin ang like button. Ihanda niyo po ang inyong mga kamay. After niyo po mag-comment ng watching from, sabay-sabay po nating pipindutin in 3, 2, 1, like! At pagkatapos naman po nating i-like, sige po, patuloy po tayo mag-like. After po natin ipindutin ang like button, sabay-sabay po natin isi-share ang live stream na ito. Siyempre, isang beses lang po natin gagawin ang pag-share para madami pang maabot ng salita ng Panginoon. Maabot ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapamilya, at ang ating mga katrabaho. Sabay-sabay po natin isi-share. Handa na po ba kayo? Sabay-sabay po tayo in 3, 2, 1, share! Sige po, i-share lang po natin ang live stream na ito. I-share po natin. Ayan. Sige po, encourage everyone. Patuloy po na i-share po natin ang live stream na ito. Ngayon naman po, babatiin natin ang mga early birds, ang mga maagang nakakonect sa ating live stream. Umpisahan po natin si Sister Benilda Aquino and family ng Antipolo, Rizal. Si Sister N.V. Bayonas ng Maldives, si Pastora Maricel and Brother John Yap at ang kanila pong anak na si J.M. from Bacong Negros Oriental, si Angel Yap and Nicole Orkin ng Bacong Negros Oriental, si Sister Janice Ehe ng Shaton, si Angel Mateo from Parañaque, si Sister Edeline and Dayan ng Bacoor, Cavite, si R. Mark, si AJ, at si Kuya Lendel ng Parañaque, si Julia Valparaiso and family, si Brother Carlo and Sister Myla Benito from Pasig, si Sister Tricia Estrella from Cavite, si Angel Tino and family ng Pangasinan, si Pastor Neil and Sister Leia Sebro ng Dasmariñas, Cavite, si R.C. Beliran and family ng from Cavite, si Sister Teresita Fidacan from Parañaque, si Genjo and Brother Alfa Soriano from Parañaque, Sister Tonette and Vilma Fajardo from Parañaque, si Mark and Dan Cyrus Banta from Parañaque, si Teacher Joan Tanate Diwata ng Parañaque, si Donna Kasidsin from Parañaque, si Sister Nora Talay and family from Taguig, si Sister Leonie Constantine and family from Taguig. Ayan. At si Sister Mila S. Lauro from Muscat, Oman. Welcome po ang bawat isa. Ngayon naman po dadako tayo sa ating mga regular na kumokonek every Sunday. Unahin na po natin from Luzon, from Central Luzon, from Northern Luzon, Alaminos, Pangasinan, si Alexa, Angel, and Brother Nelson Pino, si Ina Joy Padustre from Asingan, Pangasinan. At pumunta naman po tayo ngayon sa Southern Luzon from Family Laguna, si Julia Valparaiso, Carla Nagrampa, Sister Jodeline Javier, Angelica Valparaiso, at kasama po ang kanilang buong pamilya. From Calawan, Laguna, Sister Virginia Peñaloza and family. From Santa Rosa, Laguna, Sister Melissa Escovite. From Alitagtag, Batangas, ang Malaluan family, Angelo Moreno and Ralph Sanggalang. From Morong Rizal, si Brother Sherwin Valparaiso and Sister Rodalyn Pascual. From Chagadon, si Leigh I. Crag. From Marinduque, si Brother Arvin Paras and family. From Brooks Point, Palawan, si Sister Lizal Bundak ng Saint Church, Palawan. From Coron, Palawan, si Brother Lorenzo Gutib. At dumako naman po tayo, may mga kumoconnected po from Cavite, mula Bacoor, Imus, Tresa Martires, Dasmariñas, at Tanza, Cavite. Ngayon naman po ay welcome natin ng masaya ang ABCI Mindoro Satellite sa Barangay Ligayas, Ablayan, Occidental, Mindoro sa pamumuno ni Pastor Boyet Baybayol. At may mga kumukonek din po from NCR, from Manila, QC, Caloocan, Taguig, Pasig, Mandaluyong, Las Piñas, Parañaque, at Caloocan. Pupunta naman po tayo ngayon from sa Visayas Region,
From Iloilo, si Sister Shera Artamus. From Bacolod, si Michelle Mahilim. From Tagbilaran, Bohol, si Nanay Jeronima Apat. From Talibon, Bohol, si Syra S. Wong. From Bohol, si Brother Daday Lahoy. From Leyte, si Sister Jenny Rodas. From Lapu-Lapu, Cebu, si Brother RJ Sardinia. From Tuburan, Cebu, si Barife Magpatok, Lilay Kaswan Singh, at Myra Bihasa. From Barilay, Cebu, si Canete Daniel Troncao. From Amila Negros Oriental, si Mikay. At welcome po sa ABCI Chateau Negros Oriental sa pamuna ni Brother John and Pastora Maricel Yap ng Baco Negros Oriental. At syempre kasama po ang kanilang buong pamilya na sina JM, Angel at Nicole. At tawagin din po natin ang mga taga-Chateau, ang Ehef Family, De La Torre Family, Tronson Family, Lago Family, and Apostol Family. Ngayon naman po, from Mindanao Region, from Tagum, Davao del Norte, si Sister Beth at ang kanyang anak na si Jopeth Orkin, from Gutalak, Sambuanga del Norte, si Sister Lorelie Mabait and Family, from Sibugay, Sambuanga del Norte, si Sister Rica May Flores, at welcome po sa mga kumukonek overseas, mga international na kumukonek po sa atin, from Kuala Lumpur, Malaysia, Sister Geng Boston, from Taiwan, si Brother Ken Mar Sagana, from Maldives, si Sister Elvi Bayonas, from Riyadh, Saudi Arabia, si Sister Cha and Brother Eloy Cruz, from Muscat, Oman, si Pastora Rowena Lumandas, from Massachusetts, si Brother Reynaldo Birch, from Lebanon, si Ate Nena, from Hawaii, USA, si Brother Gio Fajardo, from Los Angeles, USA, si Pastora Nida Laugo, from Singapore, si Sister Rosemary Gumangan, from Richmond Hill, Ontario, Canada, si Brother N.S. J.C. Cruz, from Hong Kong, si Sister Zel Galliardo, at welcome po sa mga kumokonek na mga seaman. Sa Barkong Malmo and Madeiro, si Brother Michael Hernandez, Brother Joshua Paul Camacho, and Brother Junrel Perigo. At welcome pa rin po sa mga hindi nabanggit, sa mga bagong connect po, welcome po sa inyong lahat. At ngayon naman po, dadako na po tayo sa Word of God. Reminder lang po, tapusin po natin ang live stream na ito hanggang benediction. I-welcome po natin ang salita ng Diyos sa pamagitan ni Apostle Virgilio Serge Damias. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Glory to God. Hallelujah. Once again, it's Sunday, a holy day. Praise the Lord. Simbahay pa rin po tayo. Glory to God. Nawa po ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. I-ready po natin ang ating mga Bible, ang ating ballpen, notebook, higit sa lahat, ang ating puso para sa pakikinig ng kanyang salita. Nawa po ang bawat isa ay matabang lupa para pagtamnan ng salita ng Panginoon. Praise God. Good day sa bawat isa. Hindi ko po good morning po sa Pilipinas, pero magkakaiba po ang lugar at praise God kasi iba't ibang bansa po ang nakakonect sa atin. Praise God. Kaya good day po sa bawat isa. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa aming pag-aaral ng iyong salita. Let that wisdom and understanding, Lord, dumaloy sa bawat isa sa amin upang bawat salita mo'y huwag matapon, Panginoon, kundi magkaroon to ng kapangyarihan sa bawat buhay ng bawat isa. Mahubog po kami, Panginoon. Continually, Lord God, mold us, Lord. Hallelujah. So that, Lord God, we can do, Lord God, the things that you want us to do. Let your anointing flow upon us, Lord. Hallelujah. Empower your people by your word, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen and amen. Glory to God. Once again po, good morning. Glory to God. Hallelujah. Napag-aralan po natin. Hallelujah. Kasi kinukonek-konek po natin ang ating mga pinag-aralan. Praise God. Ilang series po. Yung about blessing of response. Praise the Lord. 5
blessings po yun. And then after that, yung importance of right response. And then after that, hallelujah, ay yung yung consequence of wrong response. And then last Sunday is about the blessing of obedience. Praise God. Kasi sa totoo lang, ang totoong response ay hindi lang yung nag-amen ka, nag-engage ka dyan. Praise God, nag-engage ka, nagsasak ka ng good morning, watching from, and then, praise God, dapat watching from ha, hindi sleeping from. Praise God, and then after that, nag-amen ka, nagsusulat ka ng points for points, praise the Lord. And then, pag natapos na, thank you po, yan, ganyan, ganyan, till we meet again, yan, ganyan. But the thing is, lahat ng yan mababaliwala kung hindi mo rin susundin. Kaya nga, after that ay yung consequence of wrong response. Ang sinunod po natin is about the blessing of obedience. Kaya nga po, yung bawat pinag-aralan natin, dapat nating i-apply. Praise God. Kaya sa oras na ito, glory to God, pupunta tayo sa next na ating series na pag-aaralan. Glory to God. Alam niyo po kasi, the moment we apply the Word of God, every principle of the Word na ating pinag-aaralan, the moment we apply and obey, hallelujah, ang dadaloy dito na siyang susunod nating pag-uusapan is the favor of God. Hindi ka lugi na sumunod. Hindi ka lugi na mag-response ng tama. Praise God. Buhay ang salita ng Diyos. The moment we apply the Word of God, definitely, hallelujah, ay ano, meron pong magandang mangyayari. Pag hindi mo naman in-apply, meron pa rin mangyayari. Hindi nga lang maganda. Much better, piliin natin yung the best. Praise God. Ayun nga eh, ang enemy of best is good. Kaya the much better, let's apply the Word of God. At ano yun, bigay na natin yung the best natin for the glory of the Lord. Hallelujah. Kaya ngayong umagang ito, pag-uusapan po natin about, hallelujah, walking in the favor of God. Hallelujah. Do you want favor? Praise the Lord. Hallelujah. Definitely, all of us want favor. Praise the Lord. Sabi ko nga, ang favor ay ano, hindi na para sa'yo, nakukuha mo pa. Praise God. That's the favor of God. Hallelujah. Simulan natin sa pagbabasa ng kanyang salita. Saan? Sa Ecclesiastes chapter 2, verse 26. Ecclesiastes chapter 2, verse 26. Ang sabi nun, to the man who pleases him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. Hallelujah. But to the sinner, he gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. I repeat, ang ganda po ng verse na ito. Ecclesiastes 2:26. Napakaganda po nito. Memorize this verse. NIV, to the man who pleases God, sa tao daw na nalulugod ang yung kinalulugdan ng Diyos o pinasasaya niyang Diyos, ay ano, ang Diyos nagbibigay ng ano, number one, wisdom. Kaya nga mahalaga po, sumaya tayo. Bakit? Habang sumasaya ka, tumatalino ka. Ano pa? Wisdom, knowledge, but not just wisdom, not just knowledge, ang kasunod noon ay ano? Happiness. Yan. Mahalaga po yan. And sabi, but to the sinner, sa mga makasalanan, he gives the task of gathering, ano daw? Ang binigay sa makasalanan ay ano? Binigyan ng trabaho na ano? Gathering and storing up wealth. Mag-ipon na mag-ipon ng ano? Kayamanan. For what reason? To hand it over to the one who pleases God. Hindi ka lugi na mag-response ng tama, sumunod sa Diyos. Why? Darating ang oras, hallelujah, yung mga bagay-bagay na pinaghirapan ng iba, si Lord ngayon ang magta-transfer sa iyo. What sabi rito? Hand it over to the one who pleases God. So I challenge you, hallelujah, every word of God na ating pinag-aaralan, apply it. Obey the principle. Later on, makikita mo na ang Diyos na ito buhay at makapangyarihan. Hallelujah. Sabi rin, storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. Pagdating sa ibang version po yan, Ecclesiastes, chapter 2, verse 26. Sa Good News Translation, sabi niya, God gives wisdom, knowledge, and happiness to those who please Him. Ang Diyos nagbigay nga uli, it's almost same, sabi niya, God gives wisdom, knowledge, and happiness to those who please Him, but He makes sinners work, earning and saving, so that they will, what they get can be given to those who pleases Him. But He makes sinners work. Ano daw? Ang mga makasalanan, walang Panginoon eh, kaya makasalanan eh. Ang mga makasalanan, walang Panginoon, ay ano? Ano ang binigay ng Diyos sa kanila? Magtrabaho.
Ano pa? Mag-ipon, earning, and saving. Magtrabaho, kumita, at mag-save, mag-ipon. Why? Sa mga makasalanan, ang trabaho ay ano? Ang gagawin ay, anong binigay ng Diyos sa kanila? Magtrabaho, kumita, mag-ipon. For what reason? So that what they get can be given to those who please Him. Daig ng maka-Diyos ang masipag. Daig ng sumusunod ng matuwid ang masipag na sa kanyang sarili lamang na walang Panginoon. Praise God. Yung sunod na version niyan, the message, ay ang sabi niya, God may give wisdom and knowledge and joy to His what? This time, nakalagay doon. Kasi yung please sa Him, praise God. Sa dalawang version, sa Good News at saka sa NIV, please is Him or please is God. Pagdating sa The Message, alam niyo po, ang ginamit na word, ganda. God may give wisdom and knowledge and joy. Happiness dun sa dalawa, this time joy. Praise God, hallelujah. Mas malalim-lalim yung joy. Kasi joy comes from Jesus. Praise God, hallelujah. Sabi, God may give wisdom and knowledge and joy. To whom? To His what? To His favorites. Wow. Ang mga sumusunod at nag-a-apply ng kanyang prinsipyo, ng kanyang salita, na kanyang pinakikinggan. Hallelujah. Ang tawag ng Diyos dyan, favorites. Wow. Praise God. Hindi yan favorites. Favorite. Yan. Praise God. Be one of the favorite of God. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sabi niya, God may give wisdom and knowledge and joy. To whom? To His favorite. Yan. But sino, sabi niya, are assigned, ano? Sinners are assigned a life of hard labor and end up turning their wages over to God's favorite. Ayan na naman tayo. Sabi niya, ang sinners daw, ano, assigned a life of hard labor. Kaya yan, trabaho ng trabaho ng trabaho. Ano pa? And end up, saan magtatapos? Turning their wages, yung kanilang income, kanino? Over to God's favorite. Be ready, God's favorite. In this crisis time, God is looking for people who please Him. God wants to promote them. God wants to bless them. Praise God. Be God's favorite. Praise the Lord. Hallelujah. Yan po ha. Kaya nga ang pag-usapan natin dito, yung God's favorites. Yung word na favorite, galing yan, root word yan, favor. Kaya God's favor. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Okay po. Oh, titingnan natin ang meaning ng favor. Praise God. Kasi ang pag-uusapan natin, hallelujah, ang pag-uusapan natin ay, ano, about walking in the favor of God. Ang pag-uusapan natin kasi, hallelujah, mahalaga po na ang paborito ng Diyos, favor means, hallelujah, ito pag-uusapan natin, glory to God, na dumaloy itong pabor ng Diyos sa ating buhay. Ang ibig sabihin po ng pabor, tinignan po natin sa dictionary, isa po, hallelujah, sa meaning ng pabor sa dictionary po ay ano po, ang sabi po doon, kind act. Favor means it's a kind, what? Act. Ang sub-meaning po noon, an act of kindness performed or granted out of goodwill. Praise God. In short niyan, parang ganito yan, may pwede kang gamitin kahit hindi pagmamay-ari mo. Why? Dahil ang nakuha mo, pabor ng Diyos. Parang halimbawa, wala kang sasakyan, ay ano, nang hiram ka, yung favor ay ano, ginrant sa'yo. Nagkaroon ka ng sasakyan, although nahiram lang, pero para ka na rin may sasakyan. Oh. It's a act of kindness performed or granted out of goodwill. Praise God. Kaya napakasarap po at napakahalaga po na marunong tayong sumunod at mag-apply ng kanyang salita. Why? The moment na ginawa mo yan, ang mangyayari niyan ay ano? Hallelujah! Ang mangyayari niyan ay daranas ka ng pabor ng Diyos. Hallelujah! Glory to God! Okay, magpalitan na lang kayo. Praise the Lord! Glory to God! Hallelujah! Okay, praise the Lord. Ah, okay, meron lang po kaming unawaan na dito. Hallelujah. Okay, next meaning ng favor ay ano? Approving attitude. Yan, isa po yan sa ano? Ah, meaning ng favor. Ano yan? Approving attitude.
an approving or friendly or supportive attitude. Ganda ng favor, ano? Kaya nga, pag oras na, ano, makakakuha ka ng pabor pag yung attitude mo approve. Yun lang, ganun lang kasimple. Praise God. Kaya, ang pag-aayos pala ng attitude ay ano, ang dadaloy at katapat pala niyan ay ano, favor. Praise the Lord. Ibang klase, ano? Kaya dapat ang attitude tama. Praise God. Hallelujah. Tinatanggal dyan yung sumpong. Tinatanggal dapat dyan yung mga attitude na hindi tama. Bakit? Hindi nakakakuha yan ng favor. Ganda, no? Praise God. Another meaning is when you say favor, hallelujah, ayan o, ikatlo po ito, ito yung last, ayan o, token of loyalty. When you say favor, it means it's a token of what? Of loyalty. Something, ang sub-meaning, something given or worn as a token of love. Ano pa? Allegiance. Ano pa? Or goodwill. Yan. Praise God. Hallelujah. Oh, okay. Praise God. Yan. Pwede yan. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kaya ano yan? Token of, when you say favor, ay ano? Hallelujah. Token of loyalty. Something given or worn as a token of love, allegiance, or goodwill. Kaya, ang favor, it's a result of what? Loyalty. Praise God. So, it means be faithful. Another word ng loyal is faithful. Praise God. Maging loyal ang bawat isa dapat, first and foremost, sa ating Panginoon. Kaya, yan yung tatlong meaning po ng, ano po, ng favor. Ano yan? Kind act. Ano pa? Approving attitude. Ano pa? A token of loyalty. Praise the Lord. That's the meaning of favor. Kaya sa oras na ito, tayo patuloy na mag-aaral ng kanyang salita. Praise the Lord. At titingnan po natin, hallelujah, yung mga Bible character na nakakuha, na win yung favor of God. Hallelujah. Upang sa ganon, magkaroon po tayo, hallelujah, magkaroon po tayo ng pagnanasa na ano, ayusin po natin ang ating mga attitude. Katulad nung sabi ko kanina, yung number two meaning ng favor is ano, approving attitude. Dapat ay ano, double thumbs up ang attitude mo kay Lord. Ang titingin niyan si Lord mismo. Praise the Lord. At tingnan natin ang mga Bible character na nakakuha ng favor of God. Hallelujah. Praise God. Are you ready? And sana ngayon pa lamang ay ano, habang nakikinig ka at nanonood ay excited ka ngayon. Upang sa ganon, Lord, gusto ko po na maranasan yung favor mo. Ang favor ng Diyos, ibang usapan, hindi na para sa iyo, nakukuha mo pa. Tatandaan mo, when you say favor, favorite ka. Yan. Kaya nga, favorite ka. Ang favorite, laging nauuna sa listahan. Bakit? Responsive yan. Bakit? Obedient yan. Wow. Bakit? Joyful yan. Habang nakikinig, ngayon nakangiti, hindi nakangiwi. Yun. Praise the Lord. Okay, tingin tayo ng mga example. Yan. Ng favor. Glory to God. Hallelujah. Number one example, biblical character, ay sino? Number one, si Noah. Praise God. Saan mo nakuha? Saan natin mababasa si Noah? Kasi number one siya, edi number one book, first book. Yan, joke lang. Praise God. Hindi number one book, kundi first book pala. Yan. First book of the Bible, saan? Sa Old Testament, ano yan? Sa Genesis. Kilala niyo ba si Noah? O yung mga bata, alam niya ni. Praise the Lord sa Sunday School. O, praise God. Kaya nga manunod kayo ng ABCI Kids Church. Yan. Praise God. Binago na po ang oras. Binago na, no? Right after ng ating live stream, ang susunod na po ay 11:30. Ang susunod po ay 11:30. After ng live stream po natin, tapos pagdating ng 11:30, sa mga bata na, may mga nag-request ng mga bata kasi pag alas dos natutulog yung mga bata. Kaya groggy habang nanonood. Praise the Lord. Kaya ngayon 11:30, habang nagugutom yung tiyan. Busy ang bibig, busy ring mata, nanununod. Yan.
praise God. Noah, but tingnan natin, number one example. Sa Noah, sa Genesis chapter 6. Yeah, praise God. Sa Genesis chapter 6, verse 5. Tingnan natin na, the Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. I repeat, Genesis chapter 6 verse 5. Sabi, the Lord saw how great man's wickedness. Intindi raw ng kasamaan ng tao sa mundo. Oh, praise God. Every inclination of the thoughts of his heart was what? Only evil all the time. Evil all the time. Grabe. At that time, pambihira yun. Verse 6. The Lord was grieved that he had made man on the earth, and his heart was filled with pain. Sakit nitong salitang ito, ha? Bakit? Ang Panginoon, nasaktan daw ang Panginoon eh. Nalungkot. Bakit? Bakit niya ginawa ang tao? Yung nalungkot siya at nasaktan, bakit? Yung ginawa niyang tao sa mundong ibabaw na ito. Eh, kasi sobrang kasamaan. Kaya ang kanyang puso ay puno ng sakit. Tigib ng pait. Hallelujah. Nasaktan siya, tigib ng pait. Bakit? Minahal niyang tao. Obra maestro niyang tao. And then pagkatapos, grabe ang kasamaan. Samantalang ang nag-create sa kanya ay ubod ng pag-ibig at kabutihan at katuwiran. Kaya nga, lagi kong sinasabi ito dati, na kung saan, sabi ko, ang masaklap, hallelujah, ang Diyos na lumalang sa atin, ay mas malayo tayo sa Diyos na lumalang sa atin kaysa sa demonyo. Maraming tao mas malapit sa demonyo kaysa sa Diyos. Kaya nasaktan ng Panginoon. Kasi obra maestro kay. Alam mo ba, pag nalalayo ka sa Kanya, nasasaktan siya. Mahal na mahal niya ang tao. Ang masaklap kinakalimutan. Praise God. Kaya nga dapat po talaga, solusyonan talaga, hallelujah, ang relasyon sa Panginoon. Huwag mong ipagpapalit si Lord kahit saan ang paman, ano paman, sino ka man. Sa Pangasinan, siyo paman. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 7. Sabi, so the Lord said, I will wipe mankind, nakupo, whom I have created from the face of the earth. Naku, pambihira. Lilipulin niya. Lilipulin niya ang sangkatauhan na kanyang nilalang sa mundong ibabaw na ito. Bakit? Dahil sa kasamaan. Hallelujah. Praise the Lord. Katulad ng nangyayari ngayon na pandemic sa buong mundo na kung saan ang dami pong nababalita na kung saan, hallelujah, itong pandemic na ito ay simula talaga na kung saan may mga tao na mayayaman na tao na gusto talagang pangunahan ang mundong ito. They want to control the world. Hallelujah. Glory to God. Ano yun? Yung magkaroon ng one world government. At ngayon talagang, hallelujah, but the thing is, walang dapat ikatakot pag may Panginoon ka. Sabi ng Lord mismo, I will wipe mankind whom I have created from the face of the earth. Hallelujah. Men and animals, tao daw, pati mga hayop, and creatures that move along the ground, and birds of the air, for I am grieved that I have made them. Sakit, nasaktan siya kasi. Lahat, imagine, hindi lang tao, pati yung hayop. Lahat daw, nang create niya, kahit na yung mga gumagapang, yung lumilipad. Bakit? Lahat. Lahat ay naapektuhan. Praise God. Verse 8. Verse 8. Yung verse 5, verse 5 ba tayo nagsimula kanina? No. Verse 5. Yung verse 5 ay praise God. Hanggang sa verse 7, ang sakit. Nasaktan ng grabe. Verse 5 to 7, ang sakit ng naramdaman ng Diyos. Hallelujah. Bakit? Ang kanyang kinreate ay Ang kanyang kinreate ay nalayo sa kanya. Praise God. Nalayo sa kanya. Lahat ng, hallelujah, hayop, mga gumagapang, lahat na, pati insekto. Lahat na. Nalungkot siya. Kaya 5, 6, 7, masakit sa Diyos.
Pero pagdating sa verse 8, ang sabi rito, hallelujah, ay ano? But Noah found favor in the eyes of the Lord. Ito yung sinasabi ko eh. Yung word na but, eraser yan. Paano nasaktan ng gusto ang Diyos dahil sa kanyang nilalang? Because of His creation, it gave pain to Him. But the thing is, pagdating ng verse 8 ay ano? Nabaliktad, natanggal. Kaya sabi niya, but, burado lahat yun. Why? Because of one man whose name is Noah. Bakit? But Noah found favor in the eyes of the Lord. Bilhin mo yung 5, 6, 7, nasaktan si Lord. Sakit, ang kirot. Grabing pain ang naramdaman niya sa kanyang puso. Pero pagdating sa verse 8, burado yung 5, 6, 7. Bakit? He found Noah. Hallelujah. At sabi niya, Noah found favor in the eyes of the Lord. Hallelujah. Bakit kaya ganun na lamang na nakakuha si Noah ng pabor ng Diyos? Ano kaya ang dahilan? Bakit siya nakakuha ng pabor ng Diyos? Praise God. Kung ating susundan sa verse 9, ang sabi po rito, this is the account of Noah. Ano yun? Noah is what? A righteous man. Ang bihira. Noah is what? A righteous man. Noah is what? Blameless among the people. Of his time. Ang sabi doon, he walked with God. Praise God. Hallelujah. What? He walked with God. Kaya nga ang topic natin eh, walking in the favor of God. Ang katuwiran pala, hallelujah, ay nagdadala pala ito ng pabor at nag-aalis pala ng sakit. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya number one na nakitaan natin ng favor ng Diyos ay si Noah. Why? Ano ang keyword? Righteous man. He was blameless among the people of his time. He is one of a kind at that time. At the time, he's the only person that God saw. A righteous, a blameless. Among all the people that he created. Hallelujah. That's why verse 8 says that Noah found favor in the eyes of the Lord. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, if you want favor of God, you need to what? Hallelujah. You need to live righteously. Praise God. Hallelujah. Yung blameless, it doesn't mean wala siyang mali. Wala siyang mali. Kaya ang blame lang sa kanya, less lang. Kaya blameless. Joke lang. Praise God. Another. Less lang ang blame. It doesn't mean wala. Hallelujah. He walked with God. That's why he found favor. I challenge you from now on that learn to walk with God. Hindi lang sarili mo. Bilhin mo, at that time, ang tao, ang mundo na kinreate ng Diyos, punong-puno ng kasamaan, na nagbigay ng sakit, nagbigay ng kirot, pero burado yung sakit at kirot. Why? He found favor. Noah found favor. Why? Because he walked with God. Learn to walk with God. I challenge you. If you want the favor of the Lord. Hallelujah. Kaya, hallelujah, earns favor from God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Alam po natin, at the time na ang kwento, praise God, ay ano, nilipol ng Diyos talaga ang tao. At ang tanging natira ay sino? Si Noah. At sino pa? Ang kanyang pamilya. Yan yung at the time pinagtatawanan siya. Bakit? Nagpagawa ng ano, ng arko. Saan? Sa taas ng bundok, sa pinakamataas. Gumawa ng arko. Inusulat niya si Noah, gumawa ng arko at gumawa ng arko si Noah. Anong sinasabi ni Noah? Babaha. Kaya nga itinayo yung arko. Saan? Sa taas ng bundok. Bakit? Babaha. Kaya sabi niya na babaha. Nagtatawa na ng mga tao. Nasisira na ng bait tong Noah ito. Anong babaha pinagsasabi? At that time, hindi pa nararanasan ng mga tao ang ulan eh.
babaha tapos wala pang ang ulan, hindi nga alam kung ano yung ulan. Tapos sasabi mo, baha, pinagtatawan, asira na ang ulo. But the thing is, alam, sinunod ang utos ng Panginoon. That's why he became righteous. He was blameless in the sight of God. Why? He was obedient unto God. Now, walking with God is, it means, you obey God's principle, or you obey God's command. You obey God's instruction. Praise God. And the moment you do that, hallelujah, you will earn favor from the Lord. Katulad ng sabi ko, when you say favor, ay ano, hindi na para sa'yo, nakukuha mo pa. Wala kang pera, pero nagkakaroon ka. Katulad ng sabi ko last week, praise God, hallelujah, ay ano, wala naman akong perang pambili ng sasakyan, pero nagkaroon ako ng sasakyan. Praise God, hallelujah. Na kung saan, yung sasakyan ko po ngayon, first time ko pong magkaroon ng sasakyan na ano, mati. Hindi mo pa pinapaandar, tumatakbo na. Joke lang. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Oh, eh, medyo pahinga ka kahit traffic time. Glory to God. Kasi po, pag nagdadrive na ako, lalo na, pag oras na, no, kasi minsan mas malayo pa ang ano, mas malayo pa ang Balintawak to Paranaque kaysa Balintawak to Nueva Ecija. Bakit? Dahil sa traffic. Sabi sa Ilocano, bumper to bumper. Praise God. Pero ngayon, medyo relax ka sa kadahilan ng matik ang iyong, ang aking dinadrive. Wala namang pambili. Ano yan? Favor of God. Bakit ko na ako yung favor of God? Dahil sa paglilingkod ko sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya that's why, number one character in the Bible who earns favor of God is who? Noah. Sino? Si Noah. Why? He was a righteous man. Blameless. Hallelujah. Glory to God. He walked with God. The moment you walk with God, hallelujah, you will become blameless. You are a righteous in the sight of God. I ask you, bakit di mo subukan magsuko ng buhay sa Panginoon? Doon mo mararanasan. Eto, mahirap ipaliwanan ang kagalakan at kapayapaan hanggat hindi mo ito nararanasan. Kasi pag sinabing kapayapaan, mahirap ipaliwanag yan. Kasi hindi yan nabibili. Yung bang ang dami mong dapat ikatakot, ang dami mong dapat ipangamba, pero payapa ka. Lagi ko itong kinakwento, yung bang parang isang pasahero, saan? Pasahero sa aeroplano, na nagkakagulo lahat ng pasahero, pati na yung piloto, at inanunsa ng piloto, na yung kanilang aeroplano ay ano, umaapoy. Lahat natataranta, pero yung isang pasahero, relax na kaupo. Relax, kukuya pa. Kaya napansin siya ng mga katabi niya, ano ka ba? Ang aeroplano na susunog. Gaganyan-ganyan ka pa, pipito. Ano ba ganyan? Sabi nung nag-iisa, sabi niya, nasusunog na. Ang sagot ng pasahero, pakialam ko. Anong pakialam ko? Nasusunog. Pakialam ko, hindi naman akin itong aeroplano. Wala, kaya pala ganun, wala daw siya pakialam, hindi naman daw kanya yung aeroplano. Ala yan, kasama lang yan sa Diyos. Praise God. Learn to walk with God. Hallelujah. Praise God. Kaya mula ngayon, hallelujah, pag oras na i-apply mo yung blessing of response, and then yung importance of response, alam mo rin yung consequence of wrong response. Alam mo rin ang blessing of obedience. Ngayon, humanda ka pag in-apply mo ng tama ang ating pinag-aaralan, unti-unti ngayon, palapit sa'yo ang favor of God. Yung mga iniisip mo na parang hindi mangyayari, magugulat ka, mangyayari na lang. Suddenly. Hallelujah! Okay. Amen. Hallelujah. Type amen. Yan. Type amen. Yan. Praise God. Amen, amen, amen. Yan. O kaya, amen. Amen, I receive it. Response ng tama. Yan. Amen, I receive it. Yun, glory to God. Kaya number one character who earns the favor of God ay saan? Sa first book of the Bible, ang pangalan Noah. Yan. Piri mo na pahamak ang buong mundo, pero siya lang at ang kanyang sambahayan, ang ano, ang naligtas. Praise the Lord.
Glory to God. Bakit? Sinunod kasi. Ang sumusunod, kahit na may, pag sumusunod ka sa Diyos, ay, may mga kamalian ka man, pero hindi titignan ng Diyos yun. Bakit? Na, sumusunod ka sa Kanya eh. Ginawa mo siyang Panginoon eh. Siya na ang may-ari ng iyong buhay eh. Hallelujah. Righteousness of God in Christ Jesus. Praise God. Number 2 character. Konti lang po ito. 25. Joke lang. Praise God. Tatlo lang itong ating ngayon natitingnan. Mahaba-haba itong favor of God na pag-aaralan natin. Praise God. Hinay-hinay lang. Number 2 character. Palagay ko kilala nyo ito. Pero hindi po ito yung kilala nyo nasa isip nyo. Hindi po ito yung kilala nyo naging presidente ng Pilipinas. Sino ito? Si Joseph. Yeah. Praise God. May kilala ba kayong Joseph? Yeah. Praise God. Hallelujah. Sa mga may kilala ba kayong Joseph? Yan. Yeah. Praise the Lord. Saan yan? Genesis chapter 39, verse 4. Saan? Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Dali. Simulan natin. Praise God. Sino daw? Si Joseph. Ito. He found favor in his eyes and became his attendant. Alam niyo itong si Joseph na to. Ito po yung hallelujah. Ah, merong pabor ang may pabor siya sa kanyang tatay. Bakit may pabor? Paborit siya. At dahil sa robe, kinainggitan siya. At dahil sa kinainggitan siya, pinagbalakan siya. Nang ano? Nang masama. Sino? Nang mga kapatid. Bakit? Hindi lang dahil sa robe, kundi yun sa dahil sa kanyang ano? Panaginip. Sipi-sipi. Nanaginip ka lang, kinainggitan ka na. Kaya minsan, pag may mga panaginip ka, huwag mong ikukwento kung kani-kanino dahil pag oras na hindi yan, pag hindi yan naintindihan ng pinagkwentuhan mo, pag babalakan ka niya, sige ka. Yan, alam mo, napanaginipan ko, mas matino daw ako sa iyo. Ako, magagalit sa iyo yan. Alam mo, napanaginipan ko, mas pinagpala daw ako kaysa sa iyo. Ako, magagalit sa iyo yan. Kaya hindi yan kinukwento ng basta-basta lang. Dapat talaga, sinasabi yan sa mga mature people na makakaunawa at tutulungan ka para mangyari yung panaginip mo. Yung dreams mo. Na naginip siya, kinuwento. Pati yung tatay niya, hindi siya maintindihan. Tapos favorite pa siya ng tatay din. Kaya lalo na yung kapatid. Pero yung unang balak, ito ba naman? Pinagpagawa siya, anong gawin natin dito? Ginawa siya ng pit, yung ng balon. Yung pit, PIT, Prophet in Training. Pagkatapos sinagip naman siya ng isa na kapatid. Ginawa, ibinenta naman para pinakinabangan. At nung ibinenta, kanino? Kay Putipar. Praise God. Nung itinapon siya sa balon, may sumagip. Favor of God yun. Although nakapatid pa rin niya. Oh, praise God. Ibinenta siya. Biruin mo. Yung gawan ka ng balon at ihulog ka dun sa balon na yun, grabe. Ang sakit nun. Bakit? Ang gumawa, hindi ibang tao, mga kapatid eh. Ang pinakamasakit na gagawa talaga at mararamdaman mo talagang sakit ay ano, yung kapatid mo pat malapit sa puso mo at nagmamahal sa'yo, yung panggagawa ng hindi maganda. Ang sakit nun. Tapos inahon naman siya ng isang niyang kapatid. Kaso nga lang, ibinenta. Ang sakit nun. Ibinenta ka. Ang sakit nun. Yung pinagbentahan, wala pa siyang share. Praise God. Grabe yan. Kumita pero siya wala share. Pagdating is, tingnan mo, pag may favor, grabe pag may favor. Bakit? Saan ka man itapon, kasama mo ang Diyos. Kaya pagdating doon, kay Potiphar, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household. And he entrusted to his care everything he owned. Ibang klase pala. Pag oras na nakakain ka, ay, wala pala ito. Hindi nga pala ito. Praise God. Pointers ko. Hala, ito na lang ganyan. Ayan. Ito to. Pag meron ka itong, ay, baka magmarka pala sa TV. Pag meron ka itong pabor na ito,
Ha? Hallelujah. San ka man dalhin? Ibang klase ang mangyayari. Tiyo, Joseph found favor in his eyes. Kanino? Kay Potiphar. Na pinagbentaan sa kanya. And became his attendant. Potiphar put him in charge of his household. San ka man dalhin? Tapos ngayon, ginawa ni Potiphar kasi nakuha niya yung pabor ng Diyos. Nang pabor ng kanyang amo, nakuha ni Joseph yung pabor ni Potiphar, ginawa siyang in charge sa buong household niya, sa bayan. Ano pa? Ipinagkatiwala, he entrusted to his care everything he owned. Pero yun mo, yung lahat ng pagmamayaran ni Potiphar, ipinagkatiwala. Kanino? Kay Joseph. Why? He found favor. Joseph found favor. Kaya nga pagka, alam mo pag oras na dumalo yung pabor? Hallelujah. Yung interested to escape everything he owned. Ang grabe yan. Kasi ito po, isa sa nakakakuha ng pabor. Hallelujah. Not just righteousness. Pero kabilang to sa righteousness, ano yan? Yung pagkatiwalaan. Praise God. Kaya nga, ang isang tao para makakuha ng pabor, dapat ay ano, katiwa-tiwala. Kaya ang tiwala dapat hindi sinisira. First and foremost, kanino? Kay Lord. Kasi ang katapatan, nagsisimula lang sa Panginoon. It can be tapat ka sa trabaho mo, tapat ka sa boss mo, tapat ka sa kasosyo mo, tapat ka sa asawa mo, tapat ka sa lahat, tapat ka man dyan. Pero sa Diyos, hindi. Wala lahat yun. Wala lahat yun. Nagsisimula ang katapatan kay Lord. Sabi ko nga, ang word na tapat, balik-balik ta rin mo yan, tapat pa rin. Basahin mo mula kaliwa pa kanan, tapat. Magmula kanan pa kaliwa, tapat. Tapat, 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 tapat. Hindi tapat, patat, hindi. Praise God. Kaya balibalik ka rin mo man ang taong tapat, tapat pa rin yan. Glory to God. Hallelujah. Why? Hallelujah. He found favor. Kaya pinakamaganda na nasain, ayan o, favor of God. Walk with Him. The moment you walk with God, you will found favor from God. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, tingnan mo ito si Joseph na ito. Tindi ng plano. Una, patayin siya. Tapos sumunod, ibinenta siya. Ha, ah, grabe. But in spite of that, ayan o. Dere-derecho ang favor na nakukuha ni Joseph. Praise God. Another verse, pagdating sa verse 5, ang he put him in charge of his household and all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. Paano naman hindi pagkakatiwalaan ni Potiphar si Joseph? Sabi niya, oh, mula daw nung oras na ipinagkatiwalaan siya nang namahala sa sambayanan ni Potiphar at lahat ng kanyang pagmamayari, tingnan mo naman, paano naman to hindi mangyayari at magiging matagumpay? Eh lahat ng kanyang hawakan, nakikialam ang Panginoon. Ang sabi dito, the Lord bless the household of the Egyptian because of Joseph. Grabe. Alam nyo, ibang usapan to. Hallelujah. The Lord bless the household of the Egyptian because of Joseph. Dahil sa kasama mong yan, napagpala ka. Hallelujah. Kaya nga po mga kapatid, partnership is so important. Connection is so important. Why? It will earn favor. If you are connected to the right people, right person, hallelujah, ay ano, it will earn favor. The Lord will bless you. Praise God. Hallelujah. So, anong gagawin mo dapat? Mapagkatiwalaan ka and be faithful. Nakita mo yon, yung pangatlong meaning ng favor, token of loyalty. Be loyal. Saan? Una, sa church mo. In this pandemic time, delikado. May mga tao na kung saan, nasabi ko nga noon, may mga members na ano, nung oras na online, hindi na nakikinig sa pastor niya. Sa ibang pastor na nakinig. Sabi niya, ito mas magaling magturo, ito mas magaling. Ah, Diyos ko po. Hindi ko sinabing huwag kang manood. Iba.
ang sinasabi ko, dapat priority mo yung church mo, yung pastor mo, pakinggan mo. Kung meron kang dapat isacrifice, eh yung iba, hindi yung church mo, hindi yung pastor mo. Praise God. Hallelujah. Oh. Eh para bang may asawa ka na, oh, naharap ka, o kung ikaw dati, sa pag-oras na Ignite, yung Wednesday natin. Right place earns blessing. Praise God. Genesis chapter 26 yan. Hindi ko na po yan. Napag-aralan na po natin yan. Kung gusto yung panuuri nyo, tingnan nyo ulit sa FB page. Yeah. Praise God. Kasi from the time He put Him in charge of His household and of all that He owned, the Lord blessed the household of the Egyptian. Why? Because was with Him. Sino? Si Joseph. Alam niyo po kasi, hallelujah, sa pagsunod sa Diyos, may mga temptation talaga at may mga bagay-bagay na persecution at may mga pagkakataon na may mga sufferings kang nararanasan. Bakit? Si Joseph na pagkatiwalaan at pinagpala na lahat ng sambahayan ni Potiphar dahil sa kanya, dahil pinagpala ng Panginoon. Alam niyo, nagawan siya ng butas eh. Tinukso siya ng asawa ni Potiphar. Eh, hindi pinatulan. Eh, maganda lalaki si Joseph. Natukso yung misis ni Potiphar. Eh, pero si Joseph matuwid. Hindi niya pwedeng naging tapat siya, naging faithful siya sa most just. Kaya sabi niya, pinagkatiwala po lahat sa akin, pero kayo hindi ko pinagkatiwala sa akin. Parang sinabi niya, maging faithful ka sa asawa mo. Eh, nagawan siya ng paraan. Na kung saan, ginawan siya ng kwento, na kung siya hinila yung tuwalya niya, ganyan. Eh, naniwala naman si Potiphar. Kaya ang ginawa ni Potiphar, pinakulong. Nakulong si Joseph. At nung nakulong, nakulong siya, nasa Malacanang na nakulong pa. Ay hindi, iba palang Joseph po yun. Praise God. Ha? Nang nakulong, ando sa kulungan, tingnan niyo po ito, ha? Nangyari ha. Kaya ibang klase, kaya malalim at matindi itong favor of God. Kaya we need to walk with the in the favor of God. Hallelujah. Walk with the Lord. Hallelujah. Kaya tingnan mo, Genesis chapter 39 verse 21. Anong sabi doon? The Lord was with him. Kanino? Kay Joseph. He showed him kindness. Ayan kanina, kind act in favor. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Ginawan siya. Nung una, ginawan siya ng masamat. Pinagbalakan siya ng kanyang mga kapatid. Tapos, inahon siya saan? Sa balon. Ibinenta naman. At doon sa pinagpuntahan kay Potiphar, pinagpala siya at pinag-iiwan. Ayan o, favor of God. The moment you walk with God, hallelujah, you will have the favor of God. Walking in the favor of God. And everywhere, every place that he goes, that he went, ayan o, katambang, ayan o, favor of God. Asa kulungan na o. The Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison wardens. Oh, ang in charge po doon sa kulungan ay ano, yung prison warden. Kaya anong nangyari? Nakuha niya yung favor ng prison warden. Bakit? Kasama niya si Lord. Ang kagandahan lang kay Joseph na isa yan sa mag-earn ng favor na dapat nating matutunan, mga kapatid. Kasi si Noah, righteousness was blameless. Why? He walked with God. Ito si Joseph naman. Hallelujah. Eh, tingnan niya naman po. Sa timbi, sa pangalawa, sa mga dinaanan niya, masasakit sa kanyang una, sa kanyang mga kapatid. Pangalawa, sa kanyang amo na pinagpala. Kung sino pa yun, pinagpala na nga pagkatapos, ganun pa siya. Ngayon, nasa prison siya. Ayan o, ando pa rin ang favor. Alam niyo bakit? Wala kang mababasa sa Bible. Nagkaroon siya ng hinanakit at galit sa lahat ng gumawa sa kanya ng kasama. Tindi, no? Alam mo pala, ang bihira. Ito, lahat dito matatamaan. Kasi yung galit, matindi. Yung iba kung maghinanakit, grabe. Yung iba kung maghimutok, grabe. Siya na nga itong mali, kung maghimutok, tindi. Siya na itong may sumpong, siya pa galit. Ha? Si Joseph, wala yun. Kaya kilala kong Joseph, matindi. Hallelujah. Glory to God. Naka-earn ng favor to. Every place that he went to. Ano yun? The favor of God is always there. Walang galit eh.
pandemic na ito, sa lockdown na ito, lahat sinisi mo, pero sarili mo, hindi mo nakita. Bihira tong presidente, pambihir. Pilipinas, mahirap kang mahalin. Ito na sasabihin, pati yung sinabi. Pero abutin siya ni Lord, makikilala niya si Lord. Glory to God. Hallelujah. Eh, kahit nga mahirap kang mahalin, famous na yan, artista yan, famous. Kaya nga mahalin, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hey, siya walang hinanakit at galit. Kaya naman tuloy, kasama niya lagi si Lord. Oh. Alam niyo, kasi double-edged ang sword ang salita ng Diyos, masakit talaga eh. Tangkap, pasalamat ka sa oras na to, pero ang dulot nitong sakit na to, dapat magbago. Praise God. Bilangin mo nga, sino yung mga kinagagalitan mo? Nasasamaan ng loob mo. Baka hindi kasya sa daliri ng kamay. Hindi, sama mo pati yung daliri ng paa mo. Baka naman hindi pa rin kasya. Dami mong sinisi. Dami mong sinisisi. Ako ang nasisisi. Hindi. Hindi ko alam yung kasunod eh. Praise the Lord. Hallelujah. It will not earn favor. Yung bitterness. Hatred. It will not earn favor. Pero si Joseph, wala ka nabasa. Nakinakit siya sa kapatid niya, sa tatay niya, sa boss niya. Ngayon eh, nasa kulungan eh. Pambihira. Nakukuha pa niya yung paper ng this time, yung prison warden. Doon sa kulungan. Nakakulong din yung prison warden eh. Doon sa kulungan, nakuha niya yun. Pero yun ang nagmamando. Nakuha niya yung favor na yun. Oh. The Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Ang bihira yan. Praise God. Tapos, verse 22. So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison. Kaya tingnan mo, the moment you get the favor, hallelujah, ayan o, ano mangyayari? You will be trusted. Yeah, first and foremost, aspire. Come on. To earn the favor of the Lord. Walk with Him so that you will earn the favor of God. Hallelujah. Hindi mo yan ginagawa para sa tao. Hindi mo ginagawa yan dahil kung ano-ano man. Itama mo yung motibo, yung loob. Ang tanging nakakakita lang yan ang Diyos. Kaya nga yung favor of God, merong reason pag dumaling sa'yo kasi kita ng Diyos ang laman ng puso mo. You may earn the favor of the people but not the favor of God. Why? God knows everything. He knew what is in our heart. Praise God. Hallelujah. Kaya anong nangyari, oh? Hallelujah. Pag nandun yan, hallelujah, yung favor of God. Dito makita mo. So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison. Yan ang napapansin. Ganyan din nangyari sa sambahayan ni Putipar. Pagdating sa kulungan, ayan o, yung in charge doon, ayan o, hallelujah, pinagkatiwala niya, in charge of all those held in the prison. And he was made responsible for all that was done there. Kaya nga kung sa maliit, mapagkakatiwalaan ka. Sa malaki, pwede. Pero kung sa maliit pa lang, di ka na mapagkatiwalaan. Eh di, lalo na sa malaki. Kaya nga, number 3, meaning, binabalik-balikan ko po ng favor, ay yung number 3, ano yun? Tandaan nyo pa ba? Sige nga, type nyo kung tandaan nyo. Ano yung number 3? Oh. Sige nga. Ano yung number 3? Oh. Naririnig ko yung iba, mali ang sagot. Token of what? Loyalty. Oh. Yeah. Praise God. Hallelujah. Sabi ng iba, approving attitude. Hindi, number 2 yun eh. Ano yung number 1? Kind act. Oh. Sabi ng iba, favor. Hindi, topic natin yun eh. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, number 3 meaning is about loyalty. Hallelujah. Glory to God. Kaya, He was made responsible for all that that was done there. Ano? He was made responsible. Alam mo,
kung merong taong pagdadaluyan ng pabor ng Diyos, yung mga responsableng tao. Grabe yan. Pag-responsable. Kaya nga, kung ikaw ay cell group leader, maging responsable. Lalo na kung ikaw network leader, kasi mas mataas ka, maging responsable. Yung mga tao na binigay sa iyo in charge, mapailan man lang yan, mapaano, nag-brown out na yung ilaw. Hallelujah. Mapaano man yan. Hallelujah. Ayan o. Glory to God. Lahat. Ayan. Glory to God. Ayan. Kaya gusto mong mag-improve. Gusto mong makuha ang favor of God. Hallelujah. Kailangan maging responsable. Wholehearted yan dapat ha. Ayan. Praise God. Ganda. Ganda ng pinanggas. Hallelujah. Natutuwa ba kayo sa topic natin? Praise God. Kung natutuwa kayo, pwede ba pakisabi amen? Tapos mamaya, after this, bibilangin ko kung sino yung nag-amen. Yun yung natutuwa. Doon ko rin makikita. Kung talagang nakatuwa. Dapat ay, continuous ba? Kala ko. Ayun. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya type nyo, amen. Kaya kung 200, may makikita akong 300 na amen. Baka naman paabutin nyo ng 300 amen, pero 15 beses ko nag-amen. Okay. Lahat ang nanonood, type amen. Yung sumusunod, naku, makakakuha ng favor yan. Hindi ko kayo sinisales to ka. Ngayon sa puso natin, mahalaga yan. Be responsible. Glory to God. Hallelujah. Alam ng Diyos. Hallelujah. Ang laman ng ating puso. Meaning, ng favor. Joseph has that approving attitude. That's why, grabe yung tiwala nyo. No more attention. Hindi na nagbibigay ng sakit ng ulo sa kanya yan. Kaya sabi, si Joseph namamahalaga yan, alam na niya yan. Ayaw. Be responsible. You will earn favor. Ang pinakamaganda sa lahat dito, tingnan mo, look at the water. He paid no attention to anything under Joseph's care. Anything na in-interest niya kay Joseph, hindi na niya inasikaso. Bakit? Merong approving attitude itong Joseph and gave him success in whatever he did. Wow! Sarap mag-preach ng ganito, no? Sarap ng salita ng Diyos. Grabe, tindi ng favor of God, no? Grabe. Paano naman di makakaroon ng favor of God? The Lord then paid no attention to anything under Joseph's care. Why? Because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. The moment you earn the favor of God, hallelujah, hallelujah, success is sure. You have that assurance of success the moment you have that favor of God. Success in what? In whatever you do. Hallelujah. Glory to God. Purihin ang Panginoon, kapatid. Ibang klase ang, hallelujah, the moment na makuha mo ang favor ng Diyos. Ibang usapan to, kapatid, sa oras na ito. Hallelujah. Pwede ba mag-sing in ng malalim? No? Favor of God? Hallelujah. Huwag mo lang hingin yung blessing. Kasi under yan ang favor. Pero, in order to earn favor, ngayon, dalawa pa lang na pag-usapan natin. Ha? Dito. Damo. In order to earn favor, number one, be like Noah. Noah was a righteous man. He was blameless. He walked with God. Are you walking with God? Or walking with yourself? Praise God. Hallelujah. And number two is Joseph. Look at Joseph. In spite of persecution, in spite of that, and na-experience siya, mga mahal niya sa buhay. Sumunod, mahal na sa buhay, mga kapatid. Sumunod naman yung boss niya nang tiwala sa kanya. Tapos pinakulong siya. Pero pagdating sa kulungan, still he earned favor. Why? He was responsible with no hurt feelings, with no resentment, with no hatred, with no bitterness. Praise God. Kapatid, hindi ka lalaya at hindi ka mapagpapala sa lockdown na ito na puro bitterness ang nasa puso. Alam mo nangyayari. Praise God. Hallelujah. Hindi kaya yung ipopromote ng company mo na puro asar o puro galit ang itinatanim mo sa company mo. Mali. Praise the Lord. Glory to God. Kaya sa oras na ito, kapatid, hallelujah. Do you want the favor of God?
Are you willing to be molded by the Lord? Mold, imumold ka niya. Kuhulmahin ka niya, ayusin ka niya. Handa ka ba na lumakad sa kanya? Pagkasama mo siya? Handa ka ba na sumunod sa kanya? Nasa kabila ng kasamaan, sa gitna ng masamang mundong ito, ikaw hindi magpapahawa. Sa prinsipyo ng salita ng Diyos, katulad ng sabi ko ng mga naraan, ano yung prinsipyo mo na yung prinsipyo niya hindi naman sa Diyos galing? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Ano pa? Handa ka ba na katulad ni Joseph na sa kabila ng masasakit na ginawa sa kanya, wala man lang hinanakit, galit, puot? Praise God. You're ready. Kung meron punong-puno ng galit, hinanakit sa iyong puso, kapatid, sa oras na ito, time to repent. Time to surrender your life. Kung malayo ka, hindi ka lumang katulad ni Moses, ni Noah, hindi lumalakad ayon sa salita ng Diyos, ayon sa Diyos, time now, manumbalik ka sa Kanya. Tignan mo naman ang naging bunga at pagpapala kay Noah. Kung hindi dahil sa pabor ng Diyos, biruin mo, ang tanging naligtas lang at that time. Intindi nun ha, hindi lang pandemic yun ha. Lahat nakamatay. Isa sinasabing COVID, ang daming namamatay. Pero dito, yung kay Noah, patay. Isang bahayan lang niya naligtas. Why? Because he walked with God. I challenge you right now. Why not decide? And be decided. Decide and be decided. Have that firm decision that from now on, you will walk with God. Like Noah. And Joseph as well. He was responsible. No bitterness. No hatred. No anger. Responsible. That's why hallelujah, the favor of God is always upon him. Want to decide? Tie down. First, you need to hallelujah, surrender your life unto God. If this is your first na connection, nanood ka, or second, or third, or fourth, or many times, but still, hindi pa rin nag-decide na magsuko ng buhay sa Panginoon. Eh, mag-decide ka. Pagangin. You ready? 1, 2, 3. Lakasan mo lang. Huwag lang yung pag nagdadrive at nakikinig, itapipikit mong mata mo. Huwag. Tumabi ka muna. Okay? Sumunod ka sa akin sa panalangin. Close your eyes to avoid disturbance. Lord, lakasan mo lang. Lord, nagsusuko ako ng aking buhay sa'yo. Nagdidisturbance. Panginoon, ikaw na ang aking Panginoon, tagapagligtas, may-ari ng aking buhay. Sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Linisan mo po ako ng iyong kabanal-banalang dugo. Binubuksan ko ang aking puso. Ipinapayag ng aking labi na mula ngayon, ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay at kaluluwa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Sa bawat isa naman, hallelujah, I want to pray for you. Definitely, you want favor of the Lord. But the thing is, dalawang bagay ang dapat may resolve mo. Just like Noah, he walked with God. Number one yan. Praise God. Decision na yan. But you will walk with God. Number one. Number two, be responsible. Sa bawat assignment na binibigay sa'yo, sa bawat instruction na binibigay sa'yo ng leader mo, be responsible. Praise God. Kaya ngayon, mga pinagagawa natin dito, po, makikita na kagad kung sino yung candidate for favor of the Lord. At ito may mga patotoo. Yung mga susunod natin, makikita nyo po, may mga patotoo. Glory to God. May mga patotoo. Makikita nyo po kung paano ang Diyos na to buhay. Lalo na pag nandun na tayo sa level ng atmosphere of favor. Makikita nyo po ang mga miracles. Extraordinary. Glory to God. Kasi favor of God. Be responsible. Alisin yung mga galit po at hinanakit. Praise the Lord. Yung tampo. Yung topak sa ulo. Tanggalin. Are you decided? Taas mo ang iyong dalawang kamay. And I will pray for you. Panginoon, Jesus, Lord, salamat po dahil ang iyong salita isa't totoo. Hallelujah. Just like Noah, he walked with you, Lord God,
ang naging bunga because he was a righteous man, oh God, in your sight, a blameless in your sight, Lord, ang naging bunga buong sambahayan niya naligtas, Panginoon. Ganun din si Joseph, in spite of his sufferings, Lord, in spite, oh God, of persecutions that he suffered, Lord God, that he at the hands of his brothers, Lord God, walang hinanakit. Ibinenta siya, pero bawat puntahan niya, nagiging successful siya. He earns favor from you because he was responsible, Lord God. Lord, I pray sa bawat isang nakakonek ngayon, Panginoon. I pray, Lord, na mag-grow responsable ang bawat isa. We will walk with you, Lord God, and we will be obedient unto you. We will apply every word that we have learned, O God, including the blessing of response, the importance of response, the wrong consequence of response. Lord, the moment na natuto kami, hindi namin mararanasan yon, Panginoon. And ang dapat maranasan yung blessing of obedience and this time the favor of the Lord. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. In Jesus' name, amen. Huwag kayong alis, mga kapatid. Dito pa lang, ha. Mag-alis. O, mag-alis. Kaya tapos, antayin niyo po ang benediction. Magpapatuloy po tayo. Praise the Lord. God bless. Okay. Huwag alis. Yan. Glory to God. Hallelujah. That will show how much the Lord your God has blessed you. We would like to thank everyone who gave their tithes and offering for the church. And to those who are about to give, you may deposit your offering through our BPI bank account as shown on screen. Our account number is 009-883-01-76. Account name, the Overseer of Amazing Breakthrough Church International Inc. Or you may also send through Cash and PayMaya. PM is the key. Again, thank you. We're about to kick off to the second half of the year and it's harvest time. Join us for our first ever digital harvest celebration on July 5, 2020 at 9 a.m. Invite your family, friends and loved ones and spend a fun-filled and exciting celebration with us. See you there. Feel the heat every Sunday. Join us for our FB Live every Wednesday at 8 p.m. Be ready to feel God ignite your heart with fire for Him. A few weeks away and we are onward to our new place of worship and a new place to grow. Our new place of worship is located at 3rd floor, East Wall Building, Corner Santa Lucia and Nuestra Senora de Loreda Street, Valley 1, Barangay San Antonio, Parañaque City, beside Pure God San Antonio. This is something that excites us until this ECQ is over. Still want to hear more about the good news? Nothing can stop us from giving our best service to God through conducting our online life groups. Join us for weekly online life groups. Inquire through our Facebook page or ask your friend who invited you to join our online services if you want to know more about that. Hey mommies and daddies, gather your kids and let them enjoy in the presence of God while learning more about His Word. Join us every Sunday at 11:30 a.m. See you there, kids! Thank you.
Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Bago po tayo mag-benediction, isang pagbati. Birthday ngayon ng ating kapatid, si Andre Pabaya na nasa Taguig. Happy birthday, Andre! Happy birthday, happy birthday. Happy, happy birthday. Ikaw ang may birthday, hindi namin birthday. Happy, happy, happy birthday. Naway pagpalain ka pa. Happy birthday, Andre! Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. See you soon. Glory to God. Sa oras na ito, let's pray. Tumayo po ang bawat isa. Taas ang inyong dalawang kamay. Tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos sa iyong salita. Ang buong linggong ito, Panginoon, hallelujah, ay punong-puno ng pabor na dadaloy sa bawat isa dahil kami po, Panginoon, ay lalakad na kasama ka namin. Magiging responsable, walang galit, hinanakit, puot sa aming puso, Panginoon. Manlayang kumilos ang banal ng Espiritu sa aming buhay. Kaya nga po, Panginoon, dadaloy ang iyong pabor. Panginoon, salamat po, God. Tanggapin niyo ang biyaya, pagpapala na nagmumula sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, na ang buhos ng biyaya at pabor ng Diyos ay sa inyo ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen and Amen. God bless po, God bless, God bless, God bless po. God bless, yan, God bless you. God bless you. Mag-share po, i-share po natin yan. Mag-watch party mamaya.